Isang pamilyang relihiyoso ang pamilya ni Eliseo at Talia. Naniniwala sila sa pananaw ng langit at impyerno. Madalas ay nagsisimba sila at humihingi ng tawad sa mga nagawa nilang pagkakasala sa kanilang kinikilalang Panginoon. Dahil doon, kahit sa murang edad, ay natuto ng maging mabuti sa kanilang kapwa ang mga anak nilang sina Valeria at Fabio. Madalas ay nagiging huwaran sila sa kanilang lugar. Isang araw, dumating ang sakunang hindi nila inaasahan. Gumuho ang kanilang lugar at halos lahat ng kanilang kanayon ay natabunan ng lupa. Isa ang pamilya nila sa nakaligtas at kahit hindi nila naisin ay lumikha sila sa ibang lugar. Nakarating sila sa Inferno, lugar kung saan ibang-iba sa kanilang nakasanayan. Wala ni anumang tumutubong paninim sa kalupaan. Ang mga tao ay natututong magnakaw ng mga hayop sa kabilang bayan na kadalasan ay namamatay rin pagdating sa kanilang lugar dahil walang makain at sobrang init. Kaya kahit patay na ay kinakain nila para maibsan ang kanilang gutom. Kahit na itinuturing ng iba na isinumpang lugar ang Inferno, ito pa rin ay biyaya para sa mga nakakaranas ng dagok sa buhay. Dahil dito, alam nilang walang sakuna. Walang simbahan sa lugar, kaya ang pamilya ni Eliseo ay natutong sumamba sa loob ng kanilang tahanan. Inililihim nila sa buong Inferno ang paraan ng kanilang pagsamba. Napag-alaman kasi nilang hindi pinahihintulutan ni Lefrico, kinikilalang pinuno ng lugar, ang ibang uri ng pagsamba. Kung may pagtitipon mang nagaganap sa nasabing lugar, iyon ay kung may sayawan sa apoy na nagaganap. Ang hukay na nilalagay ng apoy ay siyang sentro ng Inferno at itinuturing nilang banal na gawain ang pagsayaw sa paligid ng nasabing apoy. Ang pagiging mabuti sa aking sinasakupan ay isang mortal na kasalanan sa apoy. Madalas na sabihin ni Lefrico sa mga taga-Inferno. Umating ang araw na halos wala ng hayop ang kabilang bayan nila. Nagkaubusan kasi dahil ang iba ay mas minabuting ibenta iyon sa murang halaga kaysa nakawin ng mga taga-Inferno. Isang gabi, dahil sa gutom, ay umasa sa himala ng kanilang Diyos ang pamilya ni Eliseo. Nagtipon-tipon sila at saka taus-pusong nanalangin habang ang ibang mga taga-Inferno ay halos magpataya na dahil sa pag-aagawa ng kanilang pagkain. Lingid sa kaalaman ni na Eliseo at Talia ay matagal na pala silang minamanmanan ni Lefrico. Simula kasi nang dumating ang pamilya nila, kahit isang beses, hindi sila nakagawa ng kasalanan sa kapwa, bagay nakaduda-duda sa mata ni Lefrico. Huwag kayong magulo! Iisa lang ang ating problema, kaya dapat sama-sama nating solusyonan iyon. Panimulang wika ni Lefrico sa mga taga-Inferno na nagkakagulo na sa paghahanap ng pagkain. Sinabi niya sa mga tao na tutungo sila sa bahay nila Eliseo para makatagpo sila ng pagkain. Maraming nakaimbak na pagkain sa bahay nila. Nakangising wika ng pinuno ng Inferno sa kanilang nasasakupan. Lahat sila ay sama-samang naglakad papunta sa bahay nila Eliseo at Talia. Pagkarating nila roon, ay nagtaka sila dahil iisang ilaw lang ang nagpapaliwanag sa loob. Hindi gumawa ng anumang ingay ang mga taga-Inferno, kaya dinig na dinig nila ang sabay-sabay na pagdarasal ng pamilya ni Eliseo. Napangiti si Lefrico dahil huling-huli nila sa akto ang mga bagong salta sa kanilang lugar. Ilang sandali pa noon ay pinagsisira ng mga tao ang pinto ng bahay ni na Eliseo dahilan para mabulabog at matigil ang kanilang pagdarasal. Pinunong Lefrico, bakit ho? Pagtatakang tanong ni Eliseo na napatayo ng masira ng mga taga-Inferno ang kanilang pinto. Napatayo na rin ang asawa at dalawang anak niya dahil sa kaba. Hindi kagad sumagot ang pinuno ng Inferno. Tinignan lang niya ng mariin ang mga anak ni Eliseo at ngumisi ng nakakaloko. Ang ibang tao naman ay nag-aabang sa kung anumang iuuto sa kanila ni Lefrico. Ilang sandali pa
ay tumaas ang tensyon sa bahay ni Eliseo. Mga pangahas! Hindi ba't nang unang salita nyo rito ay sinabi kong hindi pwede ang anumang pagsamba? Hindi ba't ang wika ko, kung sasamba man kayo, iyon ay sa pamamagitan ng pagsayaw sa paligid ng apoy ng nasa gitna ng inferno? Litanya ni Lefreku. Nagkagulo ang mga tao at saka pinagmumura sa ngalan ng inferno ang pamilya ni Eliseo. Ang ilan naman sa kanila ay kumuha pa ng bato at saka ipinambato sa kanila. Pero batid namin walang masama sa aming ginagawa, pinuno? Pagtataka ni Talia, biglang tumawa ang mga tao sa tinuhan ng babae. Mas lalo silang inalipusta dahil doon. Ang aming idinadalangin lamang, pinuno, ay magkaroon tayo ng makakain dahil maging kami rito ay wala ng pagkain. Pagpapaliwanag din ni Eliseo. Humalakhak ng humalakhak si Lifreku na sinundan din ng mga tao. Siya nga! Pinagpala talaga tayong mga taga-inferno dahil tinugunan na ng Diyos ni Eliseo ang kanilang dasal. May pagkain na tayo! Natutuwang wika ni Lifreku. Ang mga tao ay biglang nabuhayan ng loob. Ang bawat isa ay napapalundag sa galak. Sa inastang iyon ng mga tao ay biglang nataranta ang buong pamilya ni Eliseo. Nakahanda na sanang lumaban ang lalaki, pero bigla silang kinuyog ng mga tao. Kahit anong pagpupumiglas nila ay hindi nila kaya ang humigit kumulang 50 kataong kumukuyog sa kanilang apat. Napaiyak na lamang si Natalia at ang mga bata dahil sa kaguluhang nagaganap. Hinuli nila ang buong pamilya ni Eliseo at ipinrosesyon patungo sa apoy ng inferno. At habang naglalakad sila, ay pinupuri nila ang kanilang pinunong si Lefreku dahil sa naisipan nitong solusyon sa kanilang problema. Napapakanta pa sila at napapasayaw habang patungo sa apoy ng inferno. Pagdating nila sa lugar kung saan naroroon ang hukay, ay kagad nilang nilagyan ng apoy ang mga ribultong kahoy na itinatapo nila roon na siyang ninakaw nila sa kabilang bayan. Inagaw nila iyon dahil batid nilang sinasamba iyon ng mga tao. Ginawa nilang panggatong ang mga iyon kapag ka nag-iihaw sila ng mga ninakaw nilang hayop. Ngayong gabi, muli tayong nagtipon-tipon dito sa apoy. Walang mahalagang nangyari, pero hindi ba't nararapat nating ipagdiwang na merong mga tao na kagaya nila Eliseo? Pagpapasimula ni Lefreku, nakatitig lang sa kanya ang mga tao at natatakam sila sa magiging hapunan nila. Nagdasal sila para sa atin, kaya dapat tayo magpasalamat sa kanila dahil may makakain tayo ngayong gabi! Pagpapatuloy ni Lefreku. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Eliseo kay Lefreku. Hindi sumagot ang pinuno ng inferno. Bagkos ay sumenyas ito sa mga tao na hawakang maigi ang apat. Bitawan ninyo kami! Bitawan ninyo kami! Parang awan nyo na! Pagsisisigaw ng mag-asawang Eliseo at Talia na pilit na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga tao. Ang dalawang bata ay nagsimula na ring umiyak at tinatawag ang pangalan ng kanilang mga magulang. Humahalakhak lang si Lifreku habang nakatingin sa apat na halos hindi makagalaw sa higpit ng pagkakahawak sa kanila ng mga tao. Patuloy pa rin nagpupumiglas ang apat. Napabuntong hininga si Lifreku at ipinikit niya sa gilid ang kanyang mga mata. Gutom na ako. Pag-agawan ninyo sila hanggang sa maghiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng kanilang katawan. Itira niyo na lamang sa akin ang apat na ulo. Seryosong wika. Sa winikang iyon ng pinuno ng inferno ay pumalahaw ng iyak ang apat. Diyos ko! Diyos ko, tulungan ninyo kami! Pagsisisigaw ni Talia habang umiiyak. Sinundan iyon ng panalangin ng tatlo. Walang Diyos dito sa inferno! Ako
Ako ang kinikilalang Diyos at walang ibang dapat sambahin kundi ako lang. Ang batas at ang utos ko ang masusunod. Sigaw ni Lifreco kina Eliseo. Sinundan iyon ng pag-uutos niyang hilahin sa iba't ibang direksyon ang parte ng katawan ng apat na hinahawakan ng mga tao. Nagtatawanan ang mga taga-inferno habang ang pamilya ni Eliseo ay sumisigaw dahil sa sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Ilang sandali pa ay napasigaw ng ubod ng lakas si Talia nang humiwalay sa katawan niya ang kaliwang braso at kanang hita niya. Bumuluwak ang dugo sa leeg ng batang si Valeria nang humiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan. Si Eliseo naman ay sumigaw rin na kalaunan ay natigil din nang nahati ang kanyang katawan ng pahalang. Ang batang si Fabio naman ay napasigaw nang lumabas ang kanyang bituka dahil sa kakahila ng mga tao sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa noon ay wala nang sigaw na maririnig kundi puro na lamang tunog ng mga bungangang meron ng laman. Ang bawat isa ay galak na galak sa bawat parte ng katawan ng apat na taong kanilang nilantakan. Meron pang mga nag-aagaw ng bituka at atay ng apat. Si Lifreco naman ay abala sa pagpatos ng sariwang utak ni Eliseo. Busugin ninyo ang inyong sarili sapagkat ito ay biyaya para sa atin. Muling isinubo ni Lifreco ang utak mula sa bungo ni Valeria. Dumaan ang ilan pang minuto at wala nang natira sa katawan ng apat kung hindi ang mga buto nila. Itinapon nila iyon sa nagpupungasik na apoy ng inferno at saka nagsimulang sumayaw sa paligid nito. Ang sino mang sumuway sa akin ay iyan din ang dadanasin. Mariing wika ng pinuno ng inferno sa kanyang nasasakupan na patuloy sa pagsasayaw. Ito ang inferno, ang lugar ng kaligtasan at walang pangamba. Ang lahat ay nakatakdang pumarito. Kung hindi man natin kaanib, ay tsak, pagkain natin. Seryosong sabi ulit ni Lifreco. Ipinagpatuloy nila ang pagsasayaw hanggang sa matupok na ng apoy ang mga kahoy na ribulto. Marami pa ang nagpatuloy na kumanlong sa inferno at sumasayaw sa apoy nito at lahat sila ay nakapagkamit ng kaligtasan at kapayapaan.